Ito, kayo. Kayo po. Ayun na pa kayo. Nag-initay lang po ako. Ng patient niyo. Mga kapatid, isang komunidad po ng informal settlers sa Tondo ngayon ang unti-unting gumagawa ng sariling pangalan sa larangan ng hand and home care products gaya po ng liquid detergents at fabric conditioner. Paano nga ba nila nagawa ito? Tunghayan natin ang proyektong Kapwa ng Maynilad. Maghapong nagbabalat ng buto si Nanay Fidelina ng barangay 123 sa Tondo, Maynila. Ay, nakakapagod. At sa kanyang pag-uwi, ang unang pumapawi raw ng kanyang pagod ay isang baso ng malinis na tubig. Maliit na bagay kung iisipin, pero sa gaya niyang informal settler, biyaya na raw itong maituturing. Sa ilaw, tubig, ang kador. Magamit lang kami ng jumper noon. Wala kaming sariling kontador. Tapos yung tubig, nahihirapan din kami nung wala pa kaming tubig noon. Ang layo ng iniigiba namin. Tutulak kami ng kariton. Salat sa buhay ang kanilang komunidad. At madalas, hindi niya alam kung saan siya kukuha ng 30 pesos ang halaga ng ligtas at malinis na tubig sa bawat araw. Mabigat din yung 30, yung makatulad namin, sa bahay lang kami. Eh, maliit lang yung sahod ng asawa namin. Hindi pwede araw-araw 30 ang siyempre pang ulam pa namin. Pinapaaral pa yung anak namin. Ang kawalan ng maayos na mapagkukunang tubig ang nag-udyok sa mga taga-Tondo na lumapit sa Maynilad para humingi ng ayuda sa pagpapakabit ng linya ng tubig. Na ibahagi nila, nagsawa na rin sila sa araw-araw na ginawa ng Diyos ay naghihintay sila sa rasyon ng tubig para mapatubigan namin ang mga informal communities ng gaya sa barangay 123 Tondo ay kailangan naming makipag-ugnayan at makipagtulungan sa mga leader ng komunidad para maging posible ang isang patubig project para sa kanila. At matapos ang ilang pag-uusap, inilunsad ng Maynilad ang proyektong Samahang Tubig Maynilad o STM noong 2009. Layunin ito na makapaghatid ng malinis at ligtas na tubig sa maraming kabahayan sa Tondo. Dapat, ma'am, pagbayarin kami ng 24,000 as guarantee deposit. Naawa sa amin dahil hindi namin kaya yung 24,000. Pinabayad na lang po kami ng 10,000 na guarantee deposit at binigyan pa kami ng water pump upang mapabilis ang pagdaloy ng tubig. Binigyan din kami ng hose. Ang water pump at hose na ito ang nagsilbing daluyan, hindi lang ng katuparan ng kanilang hiling, kundi pati na rin ng bagong mapagkakakitaan ng komunidad. Sa pamamagitan ng pagrarasyon ng tubig. At maging si Nanay Fidelina, sumahod din ng grasya. Malaki rin ang naitutulong sa amin kasi nabigyan ng extra income yung mga nanay, mga kasamahan namin sa pagrarasyon ng tubig. Kasi kahit papano, kumikita kami yung samahan namin. Umapaw sa higit 2,000 residente ng barangay 123 ang tubig na dala ng STM. Dito na rin natutong magtabi ang samahan ng maliit na bahagi ng kanilang kita. At matapos makalikom ng 10,000 piso, isang bagong linya ng pagkakakitaan ang naidugtong sa kanilang komunidad ng sumunod na taon, ang Kapwa. Sa tulong ng Department of Science and Technology, sumailalim ang mga miyembro ng kanilang samahan sa isang training para magkaroon ng sapat na kaalaman sa paggawa ng body at home care products. Ilan sa mga ito ang hand soap, detergent soap, at fabric conditioner. Tinulungan namin sila hindi lamang sa pagpakete ng kanilang mga produkto, kundi pati na sa quality control, sa tama mga proseso ng produksyon, hanggang sa
paglalapit sa komunidad, sa pamilihan. So, andito ako ngayon sa isa sa mga pagawaan ng Samahang Tubig Maynilad at nakikita ninyo ngayon yung makina na dinonate ng DOST para sa kanilang samahan. Dito ngayon hinahalo yung lahat ng mga ingredients na kailangan gamitin para gumawa ng Fabcon, ng dishwashing liquid, saka ng hand sanitizer, pati ng hand wash. Tapos, hinahalo yan dyan. Sa mutsaring body care at home care products ang kanilang ginagawa at ibinebenta mula 30 hanggang 100 pesos lang. So ito ngayon yung halimbawa ng hand wash na hinalo kanina at mapapansin niyo medyo marami pang bula sa ibabaw. Pabababain lamang yung mga bula na yan at sisimulan na natin siyang i-repack. So iwan muna natin siya at magsimula na tayong mag-repack. Tara! Yan. Yun, mas diretso na yun. Ito naman ang susubukan ko ngayon. Ang bango niya ha. Rain scent pala ito, rain. Parang ang presko-presko ng amoy. Walang daya. Yan. Sa ngayon, 30 miyembro ng samahan na nagtataguyod ng kapwa. Kabilang na rito, si Nanay Fidelina na kumikita ng humigit-kumulang 2,000 piso kada buwan. Malaking tulong din kasi dagdag income din yun sa amin. Siyempre na natutugunan ko yung pangangailangan. Nakabili ako ng bigas, yung mga panggastos namin araw-araw. At dahil sa tagumpay ng kapwa, plano ng Maynilad na ilabas ang produkto sa pamilihan at palawakin pa ang kanilang merkado. Gayon din ang pagsusulong ng Samahang Tubig Maynilad sa iba pang komunidad na nangangailangan. Ang aming plano ay maitaguyod ang ilan sa mga miyembro ng aming kapwa community bilang mga bagong trainer, kung saan sila naman ang magtuturo sa iba pang mga komunidad na aming inaalagaan at tinutulungan sa aming concession area. Para kay Nanay Fidelina at sa mga miyembro ng STM at kapwa, higit pa sa pamatinpuhang ang naihatid ng ligtas at malinis na tubig sa kanilang lugar. Dahil katumbas raw nito'y isang bukal ng biyayang dulot ay ginhawa sa kanilang buhay. Kapatid, wala pong magpapaiwan sa ating date sa Radyo 5, 92.3 News FM tuwing Webes, alas 11 ng umaga at sa TV5, sa bago po nating araw tuwing Sabado, alauna ng hapon simula March 5. Para sa inyong mga komento, suhestyon at pangangailangang medikal, bisitahin lamang po kami sa social media o makipag-ugdayan gamit ang impormasyon na naka-flash sa inyong TV screens. Dahil ang aming misyon na maging tagapagbantay ng inyong kalusugan at tagapaglingkod ng mga nangangailangan, lalo pa po naming pag-iigihan. Muli, ako po ang inyong kapatid Cheryl Cosib. Alagang kapatid, ang lunas na alay namin.